Ang dami kong readers na gustong malaman kung ano nga ba yung real story behind my work. Pero ayoko talagang isipubliko yun. Biggest secret ko yun eh. Eh, kahit pa sa akin, ayaw mo itin. Oo na, sige na. Ikaw na yan eh. Naman, hinay-hinay ka nga sa pagsusuklay ng buhok ko. Oh, eto na. Sorry ka na. Kasalanan ko ba ang tigas ng buhok mo? Wow, kung makapagsabi, kala mo naman ang ganda ng hair strands niya. Aba, syempre naman. What if amuyin niya ng crush mo? O kundi ipat ka niya na parang aso? Grabe ka naman sa parang aso. Oo na, sige na, gagamit na ng conditioner. Sige, salamat sa pag-aayos ng buhok ko, BFF ha. Mauna na ako. O siya, alis ka na. Ang pangit mo. Ulul! Saya kong pakinggan ano. Pero grabe, ang sakit na niyan. Kasi ilang taon ko nang crush yung si Katelyn. Tapos, biglang isang araw, maririnig ko na lang na yung crush niya pala ay yung stepbrother ko. Gags, Joaquin! Kilala ko na si crush ni Katelyn! Ako nga di ko kilala pero di ko inalam eh. Wala nagtatanong sa'yo, Nathan. Malahimik ka. Wala rin naman tatanong kung sino crush si Katelyn. Baka masaktan ang patropa natin eh. Ang tatanga nyo naman eh. BFF lang sila ni Katelyn. Ba't naman masasaktan si Joaquin? Oo nga. Tama ka, Jhyl. Sira ulo talaga tong dalawang to. Weh. Gara-gara bitaw. So, as I was about to say, kilala ko na crush ni Katelyn. Classmate na pala, gagi. Kilala niyo ba yung student athlete na galing sa private na academy? I'm shocked na napo niya si Katelyn. I mean, maganda naman siya tsaka matalino. Kaya, no doubt. Alat ng chismosa eh. Hello! Part ako ng journalism club, kaya naman sa amin ang chismosa. Ano nang isusulat ka sa showbiz part ng paper? Or sa latest update sa Chika 101 bulletin board? Tahimikan! Sulat mo ang katahimikan mo ron. Leche! Wait, did you say athlete na galing sa isang private na academy? Oo raw, bingi. Anong pangalan ba? Wait, alalahanin ko. Xhyl! Xhyl Perez. GTX lang ang pinakaiba sa names namin, no? Angas. Teka. Diba stepbrother mo yun, Joaquin? Oo. I thought next week papasok niya rito. Stepbro mo pala yun, pre. Iba't lumipat ng public? Gusto niya raw na magka-schoolmates kami. Wait, so close kayo? Hindi gaano, pero palayo kami nag-uusap sa bahay. Xhyl also knew na Katelyn and I are best friends, which made him happy because he'll get to know more about Katelyn. The fact that he's interested in her hurts me, but what can I do? I was only Katelyn's best friend. Bro, grabe. Parang nagugustuhan ko na rin si Katelyn. I feel like siya na yung inihingi ko kay Lord. I see. Patay na patay ka na sa BFF ko ah. Halata ba, bro? Ay, hindi. Hindi halata. Siyempre, si Katelyn na yan eh. Pag-isipan kong ang ligawan siya, Joaquin. Oh. Diligawan mo? Weh, okay lang sa'yo. Bobo. Ako ba papa niya? Tanga to eh. So, nandigaw nga siya? Yup. And how was it naman? Ayun, isang buwan lang silang nagligawan eh. Naging sila. Oh, tapos, napaano ka naman nun? Iyak sa gilid, munta nga. Xhyl, may sasabihin. Ano yun, Kate? Huwag ka nang manligaw. Ha? Kate, bakit? May nagawa ba kang masama? Huwag ka nang manligaw, basta. Bakit ka? Kasi ano, boyfriend na kita eh. Ba't hindi ko pang manligaw? Ha? Ano? Boyfriend na kita. Hindi nga. Seryoso? Ay, ayaw mo ba, ha? Eh, di ba na? Uy, siyempre gusto ko, Kate. Nag-process pa nga yung sinabi mo sa akin. Huwag mo na i-process. Sabihin ko na lang na maayos. Payag na akong maging tayo. Tayo na, Xhyl. Tayo na. Thank you so much for saying yes, Kate. Ayun, naging magnobyo sila. They were going strong that time. Nailagay nga sila sa school paper noon as the most lovely couple. They were happy to be with each other. They did all this couple stuff. But conflict happened. Xhyl, ano yun? Ano yun, ha? Lasing ako, Kate. Lasing na lasing ako. At hindi ko expect na ganun ang mangyayari. Eh di sana hindi ka uminom ng marami, Xhyl. Xhyl, hindi mo ba alam gaano kasakit para sa akin na makita yung picture na yun?
ang ayos-ayos pa ng convo natin before that, tapos malalaman ko may ibang babaeng humalik sa'yo. Nagka-problema nga rin sa bahay dahil pinsan kong babae yung humalik sa akin, Kate. They decided to let me try drinking kasi 18 na ako. I didn't expect something like that to happen kasi relatives ko lang lahat kasama ko. Huwag mo naman akong pagbintangan na lang, Kate. I don't know, Xhyl. I don't know. Gulong-gulo na nga ako sa akads ko tapos dumagdag pa to. For Pete's sake, pagod na ako. Napapagod din ako. Oh my God. Nag-break ba sila or what? Cool off lang. They were both stressed noon sa ACADS and extracurricular activities eh. Si Xhyl kasi, student athlete. Si Katelyn naman, student representative. Saka representative din sa iba't ibang competitions. Kumusta kayo ni Katelyn, pre? Hindi pa rin ba kayo okay? Hoy! Bakit? Ayaw niya bang maniwala sa'yo? Feel niya ba nagsisinungaling ka lang? Ewan, ang gulo ng isip namin. Ayaw niya rin magipag-usap. Hindi naman yan tama yan, pare. Nagsasabi ka naman ng totoo, ha? Plus, hindi mo naman talaga kasalanan nangyari. Kati kasi ng pinsan mo, eh. Sa totoo lang, hindi naman talaga namin pinsan sa dugo yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Adopted yun? Oo, kaya nga ang lakas ng loob nun nahalikan ako. What the? So, you're telling me... Yep. Isn't it weird, you know? Did they sort things out? Fortunately, yes. But I had to intervene. What did you do? Basically told her the truth and shed light to the issues para magkabalikan na sila ni Xhyl. I can't stand seeing both of them suffer. Halata namang gusto na nilang mag-usap with each other eh. I just had to be their unfortunate wingman. So, you actually helped them settle things? Didn't know you could actually still be a mediator kahit na hopeless ka nun kay Kate? So, while you were talking to me about what happened back then, do you feel something? Like, regrets? No. Why would I feel regret kung andyan ka na? You made me forget the past, Margaux. When I first met you, it was like an unexpected meeting. I became interested in you na nakalimutan kong I was previously a hopeless romantic. Nung kinasal si Xhyl and Kate, I honestly didn't feel anything about genuine happiness that they found each other and ended up being together. And you know who was in my mind that time? Who? You. I wanna wait for you in the altar someday. I was imagining it and I felt it. I'd be more than willing to share vows with you, Joaquin.